What's up mga ka-Ariba Pips? Magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood o manonood ng aking video. Ang aking pong video ay tungkol sa tutorial kung paano how to operate this grader, kasi maraming na nagre-request sa aking mga naunang video na kung pwede raw po ay turuan sila o ma-tutor ko naman yung step by step nitong ano grader, pag-operate nitong grader. Ngayon, yung mga nauna ko pong video, yung tutorial, andun yung mga basic o pag-check up sa una bago ka sasampa ng heavy equipment. Andun po. Ngayon, ang ituturo ko na kung paano siya gumalaw, kung paano siya isi-sitting itong mga to, at kung paano siya itrabaho. Yan po ang aking ituturo. Ngayon, pagagalawin na natin kung paano siya itrabaho. Doon po sa nagre-request, andyan sa link. Ayan ng mga nag-request. Kaya ano po natin. Pero po, ang inuulit ko, katulad ng aking mga naunang video, na ang aking ituturo sa aking mga tutorial, mga video, yung mga natutunan ko lang bilang isang heavy equipment operator, kasi hindi naman ako expert na heavy equipment operator o grader operator. Kaya kung medyo may pagkukulang man ako, sana po yung mga may alam, mga heavy equipment operator na makakapanood po nito, please comment below kung ano pa ang mga dapat gawin para sa mga susunod na video ko, ma-improve ko naman. Yun. Yun lang. Oh, let's go na po tayo. Simulan na po natin yung pag-operate. First, una, kapag nandito ka na sa taas, sabi ko nga, lagi kong sinasabi yan sa aking mga video ay safety first. Ano? Kailangan naka-neutral siya. Oo, naka-handbrake bago mo start, para siguradong safety ka kahit nakapalusong pa yung garahe mo nung ano mo. Hindi ka tatakbo kapag in-start mo. Ngayon po ay subukan na po natin paandarin po natin. Yan. Bigyan muna natin ng tunog. Then, start. Alright. Kapag nag-start ka po ng heavy equipment, unang kahit anong sasakyan, kailangan pa-circulitin mo muna yung oil niya. O, konting start lang muna para maka-circulate yung aside niya o yung oil niya. Malagyan muna lahat ng mga dapat malagyan sa makina. Ito po, kung makikita nyo, naka-start na tayo. Siyempre, i-release natin yung handbrake. Yan. Ito yung cambio. Ito yung up and down bleed, right, left and right, up and down sa bleed, para kung paano siya papagalawin. Siyempre, kung magtatrabaho ka o patatakbon mo ito, kasi nakababa ito, nakasifty, kailangan mo itaas. Itataas po natin. Ayan, itataas mo lang po, ganyan. Nakikita nyo po yung pagtaas. Siguro hindi nyo nakikita, scroll po natin, sandali lang. Ayan po, tumataas na. Ayan. Nakita nyo po naman siguro. Tumataas na siya. O kailangan nakataas siya. Ngayon, i-atras po natin. Bibino natin. Ayan. Matras na po. Kung gusto nyo mabilis, siyempre, sisigundan nyo lang. Nakita nyo po siguro. Matras na. Kung makikita nyo mga ka-Ariba, yan ang ano yun natin, hindi pa natin pwedeng ano, galawin ng gusto kasi maputik pa. Sasampunan lang natin ang gilid nya, ang nasa gilid. Okay po, ngayon po ay siyempre sa mga baguhan, kailangan ay ibaba mo muna yung blade. Yan yung blade, ibaba mo muna siya. Yan. At saka yung kabila, kailangan nakababa din yung kabila. Yan, ganyan.
Depende. Nakadepende. Nakadepende siya sa angle na gusto mo. Ganyan, gumagalaw. Ganyan, halimbawa. Kasi hindi nyo pa alam yan ang pagsisitting ng blade habang tumatakbo ang makina. Eh, kailangan tumigil muna kayo para isitting nyo. Para madali, ilalapat nyo muna ang blade sa lupa. Kapag nailapat nyo na ang blade sa lupa, ganyan. Ganyan. Nailapat nyo na siya. O, saka. At saka, mga kariba pips, mga kagrabe, kailangan ang boom blade nyo ay straight, naka-straight siya. Hindi pwedeng nakatagilid siya, depende. O, kung nakatagilid, kailangan nyo pag-ingatan kasi magkakaroon yan ng defect, hindi nyo lang makikita. Pero may defect din po yan, yan ang totoo niyan. Halimbawa ganyan, eh, naka-sitting na siya, ganyan, nakababa na yung blade niya. Depende sa gusto mong angle ng blade. Kung gusto mong medyo nakaano siya, nakaganyan. O naka-angle siya. Kung medyo gusto mo, nakaganyan siya. Depende sa gusto mo o sa, depende sa tinatrabaho mo. Yun. O kapag nakaganyan na, nakasitting na siya, nakababa na yung blade niya, makikita nyo, iangat-angat lang natin para hindi siya mag-ano, magtama sa lupa. Tutorial lang naman ito. Eh, saka mo siya patatakbuhin. Kambyo ka ng Primera. Yan. Primera. Kumakayod na siya. Makikita nyo po. Ayan. Tumatakbo na po tayo. Yan. Yan. Dito sa kabila. Ayan. Tumatakbo na tayo. Yan. Ngayon, kung gusto mo nang mabilis, eh, isikunda mo. Mabilis yan. Tersera. Kwarta, yan, mabilis. Kung gusto mo naman pong ano, kung gusto mo naman na kung medyo nakabaon ng blade niya, eh, ito yung sable niya. Iaangat mo lang siya ganyan. Tataas siya, tataas. Yan, tataas siya. Yan. Tumataas siya. Make sure na yung sa kabila, pantay siya. Ha? Tumataas. Ganyan. Okay? Ngayon, make sure po na kapag tumataas siya, tinataas niyo siya, ang clearance ng pagpindot niyo po nito ay kailangan paunti-unti lang. Huwag yung masyadong mataas kasi yung kabila ay siyempre eh, kailangan bagayin niyo rin yung blade niyo. O paunti-unti lang, ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan lang siya. Yan. Kung gusto niyo yung kung gusto nyo pong i-adjust yung blade, titingnan nyo po dito sa kabila, dyan sa kabila, eh, andito yung ano, blade adjuster nya, ito, ito yung blade adjuster nya, eh, pwede nyo namang i-adjust kung i-adjust yung blade, ganyan, ganyan, tataas nyo po doon, kung gusto nyo yung, ano, pwede nyo yung exit dito, ganyan, yan, ganyan. At kung gusto nyo pong dito sa kabila, habang tumatakbo siya, eh, tumatakbo siya, ganyan. Teka lang, teka lang. Ganyan, tumatakbo. Pwede nyo rin siyang paikutin, umiikot. O ina-adjust, umiikot, na tumatakbo, ganyan. Dito sa kabila ang lupa niyan. Dito sa kabila, matatapon ang lupa niyan. Make sure lang na pantay ang takbo ng blade. Ganyan. It's nakadepend, nakadepend naman sa gusto mong angle. Kung gusto mong medyo mabilis yung lupa na maiwan dito sa kabila, eh dito, kung gusto mong mabilis, eh kailangan eh angle mo ng gusto. Ah, eh, angle mo ng gusto. Yun. Yun lang po. Yun ang pag sa pagtatrabaho po nito. Ano po? Ah, siguro po nakuha niya na kung paano. And syempre, kung gusto mo naman, depende naman sa angle na gusto mo nitong blade na to, eh, na kadepende po naman kasi yun sa inyo, sa inyong mga operator, sa ating mga heavy equipment operator, o sa gusto nyo kapag natuto na po kayo. Ang importante lang,
ay madali lang po naman ang magpatakbo nito. Kasi basic lang naman, easy lang naman to. Kung medyo marunong kayo mag-drive, gusto nyo matuto nito, madali lang po ito matutunan. Ang mahirap lang ang pagtrabaho, kasi may mga pagtrabaho lang. Ayun lang ang aaralan nyo po, ay ang pag-work, pagtatrabaho. Yan mga ka-Riva Pips, simple lang naman. Kailangan lang pag-aralan. Kailangan lang po talaga ng matutunan kung paano magtrabaho. Yan po muna ang aking maituturo dito sa motor grader. Sa susunod na video ko, how to operate, clearing, ditching, crowning, widening, lahat po yan i-tutorial ko dito sa aking mga video. Ang susunod kong mga video, tutorial naman kung paano mag-clearing, kung paano mag-operate sa clearing. Ngayon, kung paano lang po pagalawin ito, kung paano lang isiting yung bleed niya, para yung mga nagre-request na step by steps, matuto naman po kayo kahit paunti-unti. Paunti-unti lang po para hindi naman masyadong matagal yung video. Ituturo ko po sa inyo yung pag-operate ng pag-clearing, pag-sloping, sloping o crowning, ditching, kung paano, basic angle ng mga blade. Yun, sa susunod po, ituturo ko sa inyo para makita ninyo naman po kung paano gumalaw. Kasi yung mga nagre-request, gusto nila step by step, kasi kapag siguro kung gusto rin nilang matuto, alam na nila. Basta po, ang kailangan lang, safety first, diskarte sa trabaho, tiyaga, yun lang. Huwag naman masyadong gersado, kasi yung masyadong gersado, nakakasama rin. Kailangan lang ay dahan-dahan lang, kasi siguro kung mabilis pwede rin, masyadong mabilis para madali, pero mas mabuti yung suabi lang, smooth lang. Lagi kang safety kahit anong oras, safety kang magtrabaho, yun ang mas maganda. Kaya sa mga nanonood ngayon sa aking video, sa susunod po ay para po paisa-isa lang po, to be continued, kasi para hindi naman masyadong mahaba yung ating video. Yan lang po, magandang araw sa inyong lahat, sa mga kapwa ko heavy equipment operator. Sana kung ano man, kung may mali man, kailan mong bahala, please comment below para sa susunod na video ko ma-improve po. Kasi hindi naman tayo perfect na heavy equipment operator. Maraming salamat. And don't forget, please subscribe my YouTube channel, my Facebook page, Heavy Equipment Operator channel sa YouTube, and sa Facebook, Heavy Equipment Operator on my Facebook page. Magandang umaga, please subscribe, like, and share. Thank you.